to rise on our mistakes. Devotion to our duty. Readiness to share and cooperate to the good of our communities and families. May you shower us with love for truth, respect for one another, and to be preserved. May you protect us from false pride, from selfish words, and help us to live in peace with one another. In the name of Jesus, we pray. Amen. Magandang umaga, kabahagi. Ito ang DZYM. Ang kabahagi mo, Radio Filipino. 1539 kHz. Sa pinisan ng inyong mga radio. Sumasahim papawi mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa lakas na 5,000 watts. Mula sa lungsod ng Mindoro. At lisensyado ng National Telecommunications Commission. Ang DZYM. Radio Filipino ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. May studio at transmitter sa Barangay Pag-asa, San Jose, Occidental Mindoro. Ang DZYM 1539 Radio Pilipino ay pinangangatiwaan at minimintingan ng mga first-class radio telephone operator na sina Klasi David Galapon, Alexander D. Villanueva at Unix Galaman. Isa na naman masaya at makabuluhang pakikinig ang aming ibabahagi mula sa inyong mga paboritong programa, balita, impormasyon, musika at mga dula sa radio. Ang aming paanyaya sa DZYM 1539. Ang kabahagi mo, Radio Filipino. Kabahagi mo, Radio Filipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Sumasahim papawis sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLC 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolo, DYRM 1134, Umaguete, DXDO 1044, Cagayan de Oro, DXDO GS 765, General Santos, DXOC 1494, Dami, DXOW 981, Davao, Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, on air, and online, online, sa buong mundo, sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com, radiofilipino.com. Impormasyon may kalidad at serbisyo may halaga. Kasama, katuwa, kapino, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Ensya, yung patuloy na pagsusulong sa pagbabago ng livelihood intervention kung saan na mamahagyo ang DFAR ng mga malaking bangka upang makapalaot ng malayulay ang ating mga manggagasama sa marami pang lugar ng pansa. Dapat tuloy din yung ahens sa pamimigay ng payaw para mas maging madali yung panginisya at makapag-aot pa ng mas malaki at mas maraming huli sa kalagot na ang karagatan. Bilang ginaniya sa mga programa ng DFAR, ang national program, at parami naman sa lahing baruno sa mga hatchery para ipamahagi naman sa mga fish farmers. Takdang magbubukas ang lipa ng karagdagan ng Mariculture Park na isang strategy para mapataas ang produksyon ng supply ng daan. So, sa minuto, 35 segundos na kalipas, ang hanap ko naman alas 5 ng umaga. Thank you.
pa mga power line pagsana ng mga balita at informasyon, pwede kayo mag-text sa 0961-437-7861 tayo magkapalitan ng informasyon ng punamang umaga mga kaibigan. Samantala, bago tayo mag-break, ay informasyon para sa mga SSS member. Ito ay dapat inyong mabatid ngayon pa lamang dahil meron akong hakbangin na namang ginawa ang SSS, ano, mga kaibigan, sa pagpapatupad ng ating kontribusyon. Mamaya ho yan. Pero bago yan, ay alamin ko na natin. O, after the break daw yan. Ito munang sinabi na ako ng report, sinimula ng Social Security System yung pagpapatupad ng contribution hike sa mga miyembro tulad ho natin. Kaya naman, ano, ayon sa SSS, ipinatupad na nito yung provision sa Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018 kung saan ipinakita ang contribution hike para masiguro ang financial viability ng ating state pension fund para sa mga pribadong nagagawa